Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay tanging sa ating Panginoong Jesucristo po lamang. Dubling paggalang po sa ating bilawid pastor, evangelist, Weldy Almeida, at sa bilawid assistant pastor, Lina C. Almeida, at sa mga bilawid children, at sa inyo lahat ng mga bilawid kapatiran. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nakapunta po ko dito sa Jesus Miracle Crusade sapagkat ang buhay namin noon ay napakagulo, minamahal. Ngayon, dumating sa aming buhay nang nauna dito na kapatid ko, sabi niya, Kuya, dito ka sa Jesus Miracle Crusade. Ang mga, yung mga magulong buhay dito ay inaayos ng mahal na Panginoon. Kaya po ako ay nakinig. So, mga minamahal, dati po akong seaman. Kaya lang, inabot po ako ng age limit noon, kaya ako natigil. So, wala po akong trabaho. Kaya ang aking bilabid asawa, hindi mananampalataya. Inuusig po ako minamahal. Lalo na pag nalaman niya nga ako'y nagbibigay, nagtatapat sa mahal ng Panginoon sa first fruit tithes and offering. Ang aking magulang, inuusig din ako. Ang aking mga kapatid, inuusig din ako. Tuloy po ang aking paglilingkod, mga minamahal. Dumating sa punto nga kami, hirap na talaga ang mga minamahal. So, nag-isip akong magbalik ng barko. Pero mga minamahal, alam kong hindi matanggap ako dahil sa 7 years na po akong hindi po nakabalik. Pero ang aking pananampalataya sa Diyos ay hindi po awa ng Diyos. Nanampalataya pa rin ako sa kanyang mangyayari rin sa akin. Kaya tuloy akong nag-apply sa pagbabarko. Hanggat sa inabot na pong mga 4 na buwan, wala pa rin man mahal dahil wala talaga magtatanggap sa akin. Ako'y umiyak sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ano po ang nagawa kong kasalanan sa iyo? Ako'y nagtatanong na po sa kanya. Hindi po tanong na ako'y nagagalit, kundi ako'y nagtatanong dahil hindi ko po alam, nalilito na po ako. Kaya minamahal, tunay nga ang ating mahal na Panginoon nagdidinig ng mga dalangin, sumasagot, minamahal. Isang araw, nagbasa po ako ng Biblia at itinutok ng mahal na Diyos sa akin yung verse na nagsasabi, igalang mo ang iyong magulang at ikaw ay pagpalain ng Diyos at bigyan ng mahabang buhay. Tinutok ko po at pinagbulay-bulayan ko po, sabi ko sa lahat ng salita ng mahal na Diyos, hindi po ito ko ginagawa. Kasi alam ng mahal na Panginoon nga meron akong sama ng loob, may galit sa magulang dahil hindi po ako lumaki sa aking mga magulang, kundi sa aking lulo at lula. Ako ay nagpakumbaba sa mahal na Panginoon at sinabi ko po sa mahal na Panginoon, sige po, mahal na Panginoon, gawin ko ang kalooban mo. So ako ay tumawag sa akin magulang, nakipagbati na po ako. So isang linggo lang po binigay sa akin ang palugit ng mahal na Panginoon. Dininig po ang aking dalangin niya. Binigyan din na po ako ng line-up sa mga panahon o barko sa panahon yun. Tapos, ang sabi sa akin, Sir, sabi ng crewing manager, bukas, bumalik ka at ipamimedical na kita. Sinabi sa akin, yung medical aid napakahigpit doon. Alam kong hindi na po ako makasakay talaga o makapasa doon dahil super higpit talaga sila. Subalit, pagdating ko po sa aking asawa, sabi ko, maglingkod ka na at para pagpalain din tayo ng mahal na Panginoon. So hindi ko po akalain na sa akto na iyo ay nagpakumbaba na po siya minamahal. At ang sabi niyan, ako'y dumalangin na sa Diyos pero ako nagbihis muna na may kabanalan. Tapos ang sabi ko po sa kanya, hindi ko na kapupuutan yung ating binibigay nga first fruit tithes and offering. At ako'y maglilingkod na sa iyo. Kung pwede, pasakayin mo man ang asawa ko. So, kinabukasan po, ako'y bumalik. Sinalubong po ako ng crewing manager at ang sabi sa akin, Sir, paaalisin na kita bukas. Kung ipamedical pa kita, hindi ka na makaabot niyan. Ay, Sir, baka mayroon kang medical na pwede natin magamit. Maalala ko po, bago po ako mag-apply ng SIMA, nagpa-medical po ako from top to bottom at pasado po ako doon at hindi sila strikto sa mata. Kaya pagbalik ko po, binigay ko, ang sabi sa akin, Sir, mag-wait ka, isang oras lang, i-email ko muna sa Singapore. Pagbalik ko sa kanya, sabi, Sir,
policy na kinabukas, pasado ka na sa medical, kaya ay tuwang-tuwa mga the minamahal. Lord, hallelujah! Oh, glory to ang God. Ginawa ng Diyos, ginawa niyang emergency po ang aking pagbalik, o pagsakay ng barko, para hindi na po ako magdaan sa normal na proseso ng pag-medical. So grabe ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. That's right, hallelujah! Kaya tuwang-tuwa ako doon, minamahal. Sumukmula noon, unti-unti na po kaming inaangat ng mahal na Panginoon. Yes, hallelujah! Ngayon, sa akin tuloy yung pagsakay, nakabili po kami ng, nakabahay po kami ng bato, third floor. Then, binigyan po kami ng dalawang sasakyan. At ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, ay tanging sa ating Panginoon Jesucristo po lamang. Hallelujah!